Soundstripe. Good day guys, welcome back to my channel. Sa ngayon, meron tayong tutugunan ng message. Galing ito sa Dubai, no? Siya ay isang estudyante ko noon ng college at siya ay nagtatrabaho ngayon sa Dubai. Sabi niya, "Sir, pwede ka bang gumawa ng content patungkol sa pagtuturo o tutorial ng Microsoft Word?" Sige, Aleya, pagbibigyan kita at sa lahat ng mga subscriber ko dito at magiging subscriber ko na gusto ring matuto ng Microsoft Word. Kasi alam naman natin na marami na ang natututo sa pag-type ng Microsoft Word, pero meron ding mga technique dyan kung minsan, lalo na yung pag-place ng mga picture on a desired position na minsan ay nagiging mahirap para sa ordinaryong gumagamit. Okay, let's go! Hello guys! Okay, ang i-discuss ko ngayon ay tungkol sa paano mo may position ng tama yung images or pictures na ini-insert mo sa inyong Microsoft Word. Okay? So, meron tayong iba't ibang pamamaraan kung paano mo i-manage ang positioning ng iyong mga picture. So, let's say for example, maglalagay lang ako dito ng random na text. Okay? Okay? Yung ginagawa ko kapag hindi mo alam ang iyong itatype. So, gagamit ka na lang ng random. So, built-in ito sa Microsoft. Okay. Now, let's say mag-insert ako ng picture. So, I'll go to insert in picture. Tapos, this device. And then, na-save ko na ito dito sa downloads. Okay. Ito yung una kong gagamitin in font of text. Okay. Ito yung nangyayari, no? Okay, minimize natin ito. Okay, minimize natin. So, usually, pag hindi ito yung desired na position na gusto natin, so, yung layout option niya, meron kasi itong layout option. Pag pinick mo yung picture, lalabas ito at saka yung layout options. So, ito yung mga layout options. By default, yung inline with text ang layout option niya by default. So, paglagay mo ng picture, automatically sineselect ni Microsoft Word ang inline with text. So, meaning, inline with your text. So, kung saan ka naka-position sa iyong text, yung cursor mo, doon niya ilalagay ang iyong picture or image. Na ang ginaging problema nito, pag minumove mo ito, mahirap. Okay? Mahirap siya. Hindi mo masya gaanong manavigate kung saan mo gusto siyang i-position. Okay? So, pag ganito, nahihirapan ka, so kailangan mo lang i-adjust ang iyong layout position. So, if ganito yung resulta ng inline with text, okay, pupunta tayo dito sa baba. Tapos, iseselect natin yung iba pang iseselect natin yung iba pang layout option. Okay. Ang pangalawa namang layout ay square. So, maglalagay tayo again dito ng picture device sa download yung square.
So, minimize natin. Okay. Gaya ng sinabi ko kanina, by default, yung layout option ni Microsoft Word is in line with text. So, i-change natin ito ng square. So, ano ang mangyayari kung square? So, kung square, so meaning, yung mga text ay nasa paligid ng iyong image. Okay? So, let's say, lalagyan natin ito sa gitna. Automatically, mag-a-adjust ang iyong text. Okay? To form a square. Kasi ito yung a layout option na select na sinelect natin square. So ito yung nangyayari. So mas easier na i-navigate yung image mo if you have selected a square layout. Okay? Okay, ang pangatlo nating layout, ito yung tinatawag natin na type. Okay. So mag-insert uli ako ng picture. Tsaka si-select ko si type. Okay. So tag-crop ko lang. Okay. So as you can see, even though tight yung name ng picture natin, pero as I've said earlier, by default, ang ginagamit ni Microsoft Word ay inline with text. So, i-change natin into tight. Okay? So, as you can see, nawala siya. Hindi siya totally nawala. Bumalik siya sa kanyang original. Ano ba yun ito? Sa ibabaw. So, ilalagay natin ito sa baba. Okay. Kita natin. Okay. So, mas madali rin mag-navigate si type. Okay. Now, as you can see, ano ba yung kaibahan ni type at saka ni square? So, halos pagkapareho lang sila. Pero yung concept ni type supposed to be is talagang dikit na dikit yung text mo doon sa iyong images o sa iyong image. Okay? So, kung ano yung itsura o shape ng iyong image, ayun din ang ipapalaw ni type. Kasi naka-type na siya eh. Type yung kaniyang format. Okay? So, they are identical with square, but they are not the same. Okay? So, yun si tight. Okay, tight. Okay. Ang susunod naman ay si through. Okay? Through format. So, si through format, ito yung magiging itsura ni throw. So, gaya ng ibang nung naunang mga picture, pag inilagay mo, automatically, as I have said, yung default niya is in line with text. So, i-change natin ito throw. Okay? So, pwede mo na siyang mamove. Throw. So, anywhere you can move. Pag throw. Okay? Yun ang magiging resulta ni through. Okay, one thing pala, kung saan mo gusto ilalagay yung picture mo, kailangan i-click mo doon yung position. Kasi pag itong cursor mo, pag nasa itaas, at dito mo ito mong nakikita mo, at mag-i-insert ka, baka magtaka ka na walang picture na lumalabas kasi nandun sa ibabaw, nasa itaas.
So, kailangan i-select mo kung saan mo pwedeng ilagay yung image. So, nakita mo ito. Ito yung cursor niya. So, dito niya ilalagay na position. So, next sa true is top and bottom. Okay. So, gaya ng nauna. So, inline with text pa rin yung default niya. And then, select natin yung top and bottom. Okay? So, ito yung top and bottom. By the word itself, top and bottom. Yung alignment niya sa ibabaw at sa baba. So, masi magkapariha lang sila ni inline with text, no? Pero mas easier ito i-move compare ni inline with text. Okay? So, ito yung resulta ng top and bottom layout. So, this time naman, ito yung behind text na format. Okay? So, change ko itong format to behind text. So, meaning, yung image mo ay nasa likod ng iyong text. So, behind text. So, when you select that, automatically, nasa likod siya ng iyong text. Okay? And then, you can move it around. So, yun, ito yung function ng behind the text. And lastly, ito yung in front of text na layout. So, from inline text, change natin ito ng in front of text. Okay? By the word itself, yung image mo ay nasa unahan ng iyong text. Okay? Ito yung magiging itsura niya. So, ang tendency is, masasapawan niya yung text mo na nasa likod. Okay? Masasapawan niya. So, ito yung nagiging resulta pag in front of text. At yan guys, ang ating basic tutorial sa ngayon. Kung ito ay yung paano mo i-handle ang different layouts ng mga picture para sa iyong desired position for Microsoft Word. Salamat sa pakikinig at I hope you enjoy at meron kayong natutunan nito. Please like and subscribe my channel. And please help me na makaabot ako ng 1,000 subscriber before the end of the year. Thank you po. Maraming salamat.